Hi, we have to kick now. We got to see you kicking. Please. 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 So week 23 and 24, wala namang difference. Super thankful ako kasi napakaluwag or napaka-normal ng buhay ko sa second trimester. I'm almost finished na sa second trimester and looking forward sa third trimester. Lumalaki na talaga si baby kasi sobrang nafe-feel ko na yung mga movements niya from outside. Papansin ko lang din na nahihirapan na akong bumangon kasi medyo malaki na yung chan ko. Nahihirapan na akong bumangon is either naka-side view ako sa pagbangon or papahelp ako na makatayo or makabangon. Nakapagpa-check up na rin ako kay OB last Monday. So far naman, everything is good kasi wala namang naging problema sa check-up ko. Everything is normal. And na-ultrasound na rin ulit ako ni OB for 24th week. Ang nireseta ni OB ko is just the same nung last check-up ko. Nakalagay dito yung hemorrhoid at saka calciumate. Take once a day lang yung capsules na yun. So, i-insert ko na dito yung ultrasound video ni baby. Short clip lang pero insert ko na rin. Yan yung ultrasound with baby. Medyo malaki na siya. Naka-breech position nga pala siya. Yung ulo niya is nasa taas, tapos yung paa nasa baba. Iikot pa naman daw yung sabi sa akin ni OB since 24 weeks pa lang siya. Next week ko talaga na breech position na si baby kasi nararamdaman ko yung mga galaw is nasa baba talaga. So yung mga kicks sa baba. Guess what guys? Alam na namin yung gender ni baby. Ang tagal namin inintay. But hindi ko pa ma-share ngayon kasi magkakaroon kami ng gender reveal party para sa family namin. Hirap kasi pandemic. Sana mas marami sana kami i-invite kung hindi lang talaga pandemic. So next upload ko, i-share ko dito yung gender reveal namin. If you're new to my channel, don't forget to subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga new uploads ko. See you on my next update. Bye!